Araw sa inyong lahat. Okay. Yung mga gustong sumama sa live streaming, pinadala ko sa inyo yung live streaming link sa email. So, check nyo sa email, ha? For today, ano bang pag-uusapan natin? Mathematical logic. Yan. Yan yung magpapaiyak sa inyo sa examen. Ganito. Natatandaan na, no? Pinag-usapan natin yung mga ancient Greeks addict sa coherence. And more importantly, sabi nila, ang ating lahat ng nasa isipan na siya namang ginagamit natin sa pag-predict, mga nasa isipan natin, meron dapat harmony, coherence. Pagtaas ng harmony or coherence, pagtaas ng reliability sa prediction ng ating mga nasa isipan. Yan. Ngayon, para maintindihan natin yung mga nasa isipan natin, eh, kailangan naintindihan natin, naunawaan natin yung role ng language. Kasi yung mga nasa isipan natin, mga sentences. Sentences na binubuo ng mga terms. So, pinag-aralan natin nature of terms. Terms can be measured by way of their meaning. And then, terms you put together, you have your sentences. Sentences can be measured by way of their meaning and in addition, by way of their truth. They can either be true or false. Now, you put together sentences, what do you have? Yan. You put together sentences, you have the argument. Hopefully, nakita nyo yan doon sa mga audiovisual items na sabi ko, panoorin ninyo. Ano? So, meron tayong inassign na audiovisual material about good arguments. But anyway, babalikan din natin yan. Balik muna tayo din sa usapan ng mathematical logic. Oh, share screen tayo, ha? Yan. Yung nakikita nyo na yan, si George Boole. Ay, sandali. Tanggalin na natin to, ha? Itong banner natin. Okay, balik tayo din eh. George Boole. Sino ba si George Boole? Yan yung nagtitinda ng taho sa Palma Hall. Si George Boole yan. Pasahin ninyo. And we quote, was largely a self-taught English mathematician, philosopher, and logician, most of whose short career was spent as the first professor of mathematics at Queen's College in Ireland. He worked in the fields of differential equations and algebraic logic, and is best known as the author of The Laws of Thought, published in 1854, which contains Boolean algebra. Boolean logic is credited with laying the foundations for information age. Yan. Information, communication, technology age. Yan. Okay. Yung panahon ninyo ngayon, ang tawag natin, age of information, communication, technology. Yung 20th century, the century before yours, ang tawag dyan, age of space exploration. Dyan unang-unang nakapunta ng buwan, ang humans. At ang idol ng panahon na yon ay sino? Si Neil Armstrong, first man on the moon. Among other indicators ng age of space exploration. Pag sinabi yung age of space exploration, ibig sabihin, yung mga economists na may alam sa space technology, space exploration technology, sila yung mga economists na mangingibabaw. Halimbawa, pagdating sa agrikultura, lamang na lamang yung mga nasa merong kaalaman sa space exploration technology. Pag may satellite photographs kayo, nakikita nyo gaano karami ang mga lupain na may tanim ng wheat. Pag alam nyo yan sa buong mundo, alam din nyo ang demand. Pag alam nyo ang demand, then kung sobra ang demand, hindi kayo magpo-produce ng wheat. Malulugi lamang kayo. Kung mababa ang demand kasi mababa ang production, ganito ano,
Kasi pag may satellite survey kayo, makikita nyo yung production eh. Pag nakita nyo yung production, mapipredict ninyo yung demand in relation to the production. Eh, pag alam nyo yung production, then pag sobra ang production, hindi kayo magpo-produce, hindi kayo malugi. Pag mababa ang production, bakit? Eh, makikita nyo yung mga wheat fields sa ano, eh, satellite photographs eh. Pagka nakita nyo mababa ang production, dyan kayo magtatanim at saka dyan kayo kikita. Yung katulad ng Pilipinas, kaya malaking problema natin eh. Produce tayo ng produce ng halimbawa, ano, ng kamatis, wala namang bibili, tinatapon lang sa kalsada. Puproduce tayo ng maraming cabbages, eh wala namang palang bibili dahil sobra-sobrang cabbages na na-produce ng Asia, ay tapon din lang sa kalsada. Nangyayari yan eh, even only early this year, eh ganyan na nangyari sa atin eh. So, age of space exploration, space technology. Now, may dadagdag ako. Panahonin ako si Rizal, ang tawag dyan, age of inventors. Anong kinalaman ng age of inventors sa pag-uusap natin ng mathematical logic? Yan. Yan si George Boole, nabuhay nung panahon ng age of inventors. Nabuhay siya nung panahon ng Age of Inventors. Ito, born November 2, 1815 sa United Kingdom. Namatay 1864. So, from 1815 to 1864, yan ang panahon niya. Yan ang panahon niya na nandoon sa unang yugto ng Industrial Revolution, Age of Inventors. Yan. Sino yung mga sikat na inventor ng mga panahon na yan? Marami, ano? Yung umimbento ng steam engine, locomotive engine, si Cooper. Nalimutan ko na lang yung first name niya. Yung umimbento ng telepono, si Alexander Graham Bell. Yung umimbento ng vaccine, yung umimbento ng dynamo, napakadami. Of course, very famous panahon na yan, Thomas Edison, umimbento ng light bulb. Okay. So, anong kinalaman nyo sa usapan natin? Well, gano'n ano? Tingnan natin yung usapan, ha? Anong topic natin? Ang topic natin, mathematical logic. Sometimes called modern symbolic logic. So, dalawa yung expressions involved. Mathematical logic, which is my preference, and sometimes called modern symbolic logic. Yan. May kinalaman dyan si George Boole. Itong plaque na ito ay doon makikita sa Queen's College. Doon sa Queen's College kung saan siya nagturo. Yan. Diyan siya nakatira from 1849 to 1855 bilang profesor. Okay. Now, ano yung problema ni George Boole? Ganito. Bilang profesor, specifically profesor ng mathematics, kabisado niya yung definition ng mathematics popular in his time. Ano yung pinag-uusapan tungkol sa mathematics nung panahon niya? Well, mathematics was defined by the Greeks. Kaya yan ang aking litratong pinapakita sa inyo, ancient Greeks. By the way, yung mga dibuho na yan ay original na dibuho ng mga ancient Greeks na nandun sa London. Bakit nasa London, wala sa Greece, hindi ko alam. Mukhang dinakaw yata ng mga British. Kawawa naman yung mga Greeks. Oh. Sabi ng mga ancient Greeks, what is mathematics? Mathematics is the study of numbers. Eh, alam naman natin yun. So, anong problema? Sabi ng mga Greeks, numbers are representations of measurement or magnitude. Ay, alam naman natin yun eh. So, anong problema? Yan. Bago natin ipagpatuloy ang usapan, punta muna ulit tayo dun sa ating ano, sa ating earlier discussions, ha? Sandali, ha? Bakit ba napapunta diyan?
Sandali lang. Asan na yung ating ano? Yan. Ito. Kung natatandaan nyo, pinag-usapan natin si Pythagoras, ano? Sabi natin, dahil kay Pythagoras, nahilig tayo sa konsepto ng harmony. Harmony at saka coherence. Or sometimes called, now we call it coherence. Yan. Salamat kanino. Kay Pythagoras, lahat ng mga pilosopo, pati mga scientists na damay, ay ano, addict sa coherence, addict sa harmony. Ibig sabihin, sabi ni Pythagoras, kung ito ang ating isipan, marami tayong laman ng isipan. Anong laman yan? Today, the sun has risen from the east. Yesterday, the sun has risen from the east. The day before yesterday, the sun has risen from the east. So many days, the sun has risen from the east. As a rule, whenever the sun rises, it rises from the east. As a rule, for all free falling bodies, F equals ma. As a rule, pressure times volume equals nRT. As a rule, E equals mc squared. As a rule, living organisms are products of natural selection. Marami tayong nasa isipan. At ang sinasabi ni Pythagoras, yung mga nasa isipan natin yan, magkakaugnay yan, magkakadugtong-dugtong. Yan. At pag sila nag-uugnay-ugnay, dapat may harmony. Pagtaas ng harmony, siya namang pagtaas din ng ano, ng capacity to predict. Yan. Yung ating capacity to predict with reliability, humuhusay kapag ka humuhusay ang coherence. Conversely, pagka bumaba ang coherence, ibig sabihin, nakabaligtad rin natin dito. Pag bumaba ang coherence, ay, mali. Dito na din, sorry. Pag bumaba ang coherence, yan. Ibig sabihin, tumaas ang ano, contradictions. Yan, pinag-usapan natin yan. Maraming klase ng sentences, di ba? May sentences always true, ang tawag natin, ano? Anong tawag natin? Tautologies. Pagka merong mga sentences na sometimes true, sometimes false, ang tawag natin contingent sentences. Pero merong mga sentences that appear to be both true and false at the same time, ang tawag natin contradictions. Anong halimbawa natin dyan? Yung the paradox of the liar. Ngayon, ang gusto lang nating sabihin, ganun rin nga, pag tumataas ang contradictions, bumababa ang harmony. Pag bumababa ang harmony, ang ibig sabihin ay bumababa ang ating capacity to predict. Yan. So, that's how we measure the strength of our thoughts put together as a system. How do you measure a system? Malaking kinalaman dyan din eh. Sa contradictions. But we will have to mathematicize how we find contradictions and how we will work on them. So, yun ang kailangan natin. Ha? Paano natin mamamathematicize? How do you do that? You can do that. Paano? Hindi nga. Takbo tayo sa usapan natin. Sabi natin, we have tools. We call them linguistic tools. What is a language? Language is a system of units realizable in some sensory medium. In other words, observable. In other words, physical material. In other words, tools. What are these tools? Your most basic tools, your terms. What do you use your terms for? You use them to refer with. In other words, you refer to the meaning of your term. Either your meaning is as an object, or your meaning is an idea, or your meaning is a concept. You use your terms to refer with, and that's the dimension of your term, the dimension of meaning.
You refer with using your term to the meaning. But then you put together the terms, you have sentences. What do you use your sentences for? You use your sentences for what? Use to express thoughts with. Yan. A thought is not the same as an idea or a concept. You have the concept or the concept or the idea of a chair. You have the concept or idea of the color brown. Now, you can refer to the color brown, say brown, or refer to the object chair, say chair, but that's not using a sentence. To use a sentence, you can say, for example, the table is brown, or this table is brown. In that case, you are now expressing a thought, which is much, much more sophisticated than simply an idea. Anyway, we use sentences to express thoughts with. And sabi nga natin, our thoughts have two dimensions, the dimension of meaning and the dimension of truth. So, dalawang dimensions ng sentences. Yan. Okay? Dalawa. Ngayon, pagdating sa sentences put together, you have your paragraphs. Now, tanong, what are paragraphs used for? There are many uses. One use of a paragraph, so you put together sentences and paragraphs. One use of a paragraph, to narrate with. You narrate. Kwento mo yung nangyari sa buhay mo, then you use a paragraph. Or you describe. Describe ninyo yung bahay ninyo. You use a paragraph to do that. Or to iterate or enumerate. To iterate or enumerate. Enumerate with. Tama ba ang spelling ko na enumerate? Nalala natin. Yan. Mali. Sabi ko na may mali dito. Yan. More. There are more uses for the paragraph. So, anong gusto nating sabihin? Well, ganito. Sa dinami-dami ng uses of a paragraph, meron tayong pinili. Pinili natin ang pinaka-importante. You use a paragraph to persuade with. Pinag-aralan nyo ito eh. Inuulit ko lang eh. Yan. Para sa atin, dito ang focus natin. When you use a paragraph, you use it also to persuade with. Now, this is our focus. Okay? Focus natin yan. Another word for the term to persuade is the term, so meron kang to persuade. That's one. For our purposes, that's synonymous with to convince. But another way of saying to convince, to argue. Yan. So there is a particular kind of argument of paragraph that we are interested in, and this is called the argument. So, yung arguments mo ay saan ang galing? Okay? Dahil ikaw ay may term, nakabuo ka ng sentence. Dahil ikaw ay may sentences, nakabuo ka ng arguments. Now, for our purposes, pakinggan mabuti. Yung arguments, yan ang ating tool for reasoning. So, to argue,
an example. To argue with, let me give you one example. You remember. One day the sun has risen from the east. Oh, ano man. Okay. Another day the sun has risen from the east. Oh, ano man. Another day the sun has risen from the east. Oh, ano man. Pinag-usapan na nga natin yan eh. And so many days the sun has risen from the east. Ergo, as a rule, you now say, as a rule, you now say, whenever the sun rises, it rises from the east. So, that's the rule. But if that is the rule, then you now say that tomorrow, if the sun rises, it will rise from the east. O nga naman. So, you have here a kind of an argument. Okay, you have here an argument about rising of the sun. What about the rising of the sun? You want to see a pattern. Okay, and the pattern is expressed with your rule. And this entire kaboodle of sentences is your argument. Yeah, no, no. And your argument is composed of sentences put together. Sentences put together related to one another. And there you go. As you will notice, you're actually arguing. Arguing for yourself, to convince yourself. Arguing with another individual, to convince that individual. And so you're trying to convince yourself that, well, tomorrow, I predict that the sun will rise from the east. That's what you're doing when you use this kind of argument. And so, to argue, for our purposes, is what? To reason. Why? You're reasoning with this argument here. And you're saying, these are the reasons. These are the reasons why I should believe this. Yeah. So to argue is to reason. Now notice, to argue, to reason is also another way of saying to infer. You will notice here, what are you doing? You're actually inferring this from all of this, and you're inferring this from all of this. That's what you're doing when you make an inference. You infer that tomorrow the sun will rise from this, from your knowledge that the rule is whenever the sun rises, it rises from this, which of course is dependent on your past and prior experience of observing all the many days with no exception the sun has risen from this. Yan. Okay. Now, anong kinalaman niyang kay George Boole? Balik tayo din kay George Boole. Ari si George Boole, ganito ang nangyari. Sabi nga natin, saan yung aking... Wait, ito. Sabi nga natin, si George Boole na may problema dahil doon sa mga sinasabi na ancient Greeks. Bakit? You see, he lived in the age of the Industrial Revolution. The first time na nag-industrialize ang mundo ay doon nangyari muna sa England, sa United Kingdom. At as you can see in the photograph, this is the first locomotive system na dinevelop na England noong panahon na yun, which later inapply nila sa mga barko. You know, yung locomotive system na ito ay nakapagpaganda ng distribution ng kanilang mga coal from their coal mines. And therefore, nakapagpaganda ng pamamaraan ng paggamit ng energy. Nakapagpaganda ng kanilang mga barko na became the most
lethal weapons of the world at that time, pinakamahusay na navy ng buong mundo. Kasi gumagamit ng steam engines eh. So, panahon nila, panahon ng inventors. Excuse me. Eh, anong nangyari? Ganun eh. Yung panahon ng inventors, may mga inventors, syempre. Ah, balik tayo sa mga Greeks. Bakit? Anong problema natin sa mga Greeks? Ayari nga. Sabi ng mga Greeks, ay muli, muli ha. Sabi ng mga Greeks, ay ano, sulat natin ha. Mathematics is the study of numbers. Okay. Which means, also, sabi nila, meron siyang dahilan. Ano ba yung numbers? Numbers are representations of measurement or magnitude. Oo nga naman. Okay. Eh, ano ngayon? Problema. Bakit? Nung mga panahon ng mga ancient Greeks, meron silang nadiskubre. Na ano, for example, 22 over 7, anong sagot dyan? 22 over 7. If you remember, 22 over 7 equals 3.14. Ano nga ba yun? The value of the pi in mathematics. You remember that? Yan! Okay? Kaya sinasabi natin, if you encounter a number like this, what kind of a number is this? Hanggang ngayon, hindi pa natin alam. Bakit? Eh, hindi pa natin natatapos yung calculation eh. Sabi ng mga Greeks, pag hindi mo natatapos yung calculation, hindi mo masasagot kung anong klaseng number yan. Now, in other words, intuitively, they are now saying, sabi ng mga Greeks, there's a problem. What's the problem? May numbers that cannot be said to be some kind of a measure. Hindi sila pwedeng sabihin na some kind of a measure. Bakit? Eh, neither this nor that eh. Parang pag tinanong mo, gaano katangkad si Professor de Villa ay ganari karaming dangkal o at least nasabi mo. Eh, pero pag ayan, gaano kahaba o gaano kaiksi yung number na yan, ay sandali, hindi ko patapos eh. Maghintay ka. Eh, sa totoo lang, hanggang ngayon, using our own supercomputers, hindi pa natin alam kung anong klaseng number yan eh. Kaya ang tawag dyan ay, anong tawag natin ngayon? Irrational numbers. Sa Tagalog, sira. Anong klaseng number yan? Sira. Actually, sabi ng mga Greeks, ang tawag dyan sa number na yan ay impossible number. Sabi ng mga Greeks, that's an impossible number. It is a number that cannot possibly be some kind of a measurement or magnitude. Yan. Ngayon, sabi ng mga Greeks, you encounter an impossible number that indicates some kind of human error. Some kind of human error somewhere. So, sabi ng mga Greeks, if you encounter an impossible number, for example, 22 over 7, what you do is you find out using some process saan yung root of the problem. You examine your steps given whatever you're dealing with. That's one. You find out where the root of the problem is, the root of the human error, and then you work on it. Now, the other point that you can do is, what do you do if you cannot find the root of the error? Well,
If you cannot find the root of the error, then you forget what you're doing because you're just wasting your time. You set aside what you're doing because you're wasting your time. Just wasting your time on some erroneous project. Yeah. Or some project with some erroneous activity. Eh, dito ngayon, pumapasok yung problema ng mga inventors. Kasi yung mga inventors, Mr. Kabutahe, ay maraming calculations na ginagawa eh. Halimbawa, si James Clerk Maxwell, ang daming calculations niyan, pero napakadaming contribution niyan sa buhay natin. Halimbawa, si Alexander Graham Bell, alam niyo ba si Alexander Graham Bell noong 19th century, naka-invento na siya ng heat-seeking machine. As in, literally, heat-seeking machine. Na of course, ginagamit ngayon doon sa Ukraine pangpahusay ng kanilang mga rockets para napapabagsak yung mga helicopter at mga Sukhoi jets ng mga Russians. Pero in the process of his invention, si Alexander Graham Bell, maraming calculations na ginagawa. The same with the other inventors. Yung panahon ng first phase of the Industrial Revolution, ang tawag nga natin, Age of Inventors, itong mga inventors na ito, calculate ng calculate, pero wala silang pakialam sa sinasabi ng mga Greeks. Bakit? Ang importante sa kanila, maka-invento ng kung ano-ano. At pag naka-invento ng kung ano-ano, magagamit ng maraming tao, ay kikita sila ng malaki. Kung hindi man kumita ng malaki, nakatulong sa bayan, napakahusay na layunin. So, yung mga inventors, ay they come across every once in a while the impossible numbers that the Greeks have been pointing out. Now, coming up with their calculations, they stumble upon and they use impossible numbers. But despite their use of their impossible numbers, they proceed with their activity. Kung Greeks ang may hawak niyan, sasabihin nila, hala, eh, hindi ko na itutuloy ito. Tuwa nang merong impossible number na involved eh. Yan. So, anong nangyari? Sabi ni George Boole, eh, ito yung malupit. Bakit? Yung mga inventors na nagpatuloy ng kanilang invention ay nakapagbigay sa atin ng mga bagay na everybody appreciates. Everybody appreciates. Gumaling pa ang palakad ng ating lipunan. So, dapat matuwa tayo. Kung sinusunod natin ang mga Greeks, dapat ang gagawin ng mga inventors na yan, they will drop what they're doing. And if they drop what they're doing, then they will not be able to invent those things that they have already invented. So, problema. Yan. Okay? O, tanong din sa inyo ha. Baka naman daldal ako ng daldal eh. Hindi nila susundan yung pinag-uusapan. Tanong, nasusundan ba ka ninyo ang ating usapan? Mr. Tamayo. Ah, Mr. Tamayo. Ah, Mr. Lidasan, yan. Irrational number. Tama, Mr. Lidasan, Mr. Tamayo. Oh, Miss Edelweiss. Tama. Ngayon, ganda rin nga ang tanong natin. Ah, nasusundan, Mr. Agaloos. Daming salamat. Salamat, Mr. De La Paz, Mr. Verdejo. Very good. Oh, tuloy natin. Sabi ng ni George Boole, putay na eh, sabi ng mga Greeks. At hanggang panahon nila, pinaniniwalaan nila yung mga Greeks. Eh, if you stumble upon impossible number and you cannot trace where it has gone wrong, then you should drop what you're doing. Ay, sabi naman ng mga inventors, eh, wala kami pakialam dyan. Gusto namin kumita. So, tuloy-tuloy ang kanilang invention. Salamat, Mr. Reyes. Mr. Miss Manahan, ha? Miss Lugto. Ay, gana rin. Sabi nga yun, eh. Ay, ito, tinuloy namin yung aming invention despite the fact that we've stumbled upon in the process impossible numbers and everybody's happy. Yan. So, balik tayo dun sa mga ancient Greeks at sa akin, George Boole. Sabi ni George Boole, po tayo na, if Greeks, ancient Greeks, are correct,
If ancient weeks are correct, ano mangyari? Then, ang mangyari, inventors should drop what they do. They are involved with. When they stumble upon impossible numbers. Okay. Yan ang takbo ng usapan. So, if the Greeks are correct, the inventors should have dropped what they're doing. So, but the inventors have not dropped what they are involved in. And the result is their inventions. Their inventions make everyone happy. So, if the inventions make everyone happy, that means what? That means inventors cannot be wrong. If the inventors cannot be wrong, if inventors cannot be wrong, may ibig sabihin. Okay? That means the Greeks cannot be correct. That means what? Greeks cannot be correct. Greeks are wrong. Now, if the ancient Greeks are wrong, the ancient Greeks are wrong, then what? Then there is a need to reinvent. Need to redefine mathematics. Yun. So, ah. Maliwanag naman yan, ha? So, screen capture niyan. There is a need to redefine mathematics. So, ah. Highlight natin yan, ha? So, if there is a need to redefine mathematics, ito ngayon ang tanong. Ito ngayon ang tanong natin. If mathematics is not about measurement or magnitude, then what is it about? So, yan. Okay, salamat. Ako iinom ng tsaa. Oh, isip. Isip, isip. Wala sa inyong sumama sa akin sa live eh, kaya chat na lang kayo sumagot. Oh, Mr. Kabutahe, ba't parang napatahimik kaya yata ngayon? Mr. Tamayo, kulit-kulit mo isang araw eh. Oh, sige nga. If mathematics is not about measurement or magnitude, then what is it about? Yan! Tama! Oh, nanonood ka ng ating mga audiovisual material, ano? Yan, tama. Ano ang sabi natin? Sinabi na natin eh. Ano ang sabi natin? You have a point. Okay, that's the point. Whatever it is, point A. And you have a point B. Can be a point in space. It can be a point in your thought, in your mind. It can be a thought in your mind, whatever it is. Now, supposing you want to relate. Relate A with B. Or A to B. Suppose
supposing you want to relate A to B or A with B. Then you want to make a representation of it. To represent it, you now draw a segment connecting the two. But notice, okay, ay, nagkamali ako. Balik tayo din eh. Study of formal logic, Mr. Tamayo. Tama naman yan, kaya lang masyado ka namang abante eh. Mr. Tamayo, sumubra ka naman. Balik tayo dito. Tama si Mr. Kabutahe. Ganare, balik tayo sa usap ko din yan. Nagkamali ako, hindi ko na-share eh. Supposing you have a point A, which can be a point in space, and a point B, which can be a point in space, or a point in your mind, among your thoughts. Now, supposing you want to relate A with or to B, A with B or A to B, you want to relate the two. What do? You want to make a representation, say on paper, or in this case, on our Jamboard. So you draw a segment to indicate some kind of relationship between A and B. Notice when you now have that segment, you can now bisect the segment via its midpoint. But between the origin and the midpoint, you can also bisect it. And between that farther midpoint, you can bisect it between your origin and so on and so forth, your new midpoint. And by the time you know it, you have now some way of measuring space. You have now some kind of a measurement. You end up, in other words, with a meter stick. So, with a meter stick with which you can now measure. Now notice, the original intent was what? The original intent was to relate. But then in the process of relating, by accident, you end up with a meter stick. So by accident, here now you have a meter stick. But the original intent was to relate. In other words, the more basic assumption is this. The more basic assumption is this. According to George Boole, mathematics is the study of relations. Or if you like, relationships. Okay. Miss Monahan, Mr. Reyes, ganare. Natatandaan nyo inyong trigonometry no high school and how you enjoyed your life looking at how the sine is related to the cosine. The cosine is related to the tangent and the cotangent. You remember those values. You talk about relationships. When you have a triangle, supposing you have a triangle, yan, diba ang saya-saya nyo nung high school? Exciting, diba? Trigonometry, wow! With trigonometry, we say this angle is related to this angle. When that angle changes, this angle changes too. But when this angle changes, this angle also has to change. And so we are saying there is a correlation between the angles of any given triangle. And we put the correlation in terms of some kind of measurement. And so you end up with representation of these correlations. So you have the concept sine, you have the concept cosine, you have the concept tangent, cotangent. Tama ba cotangent?
Kaya ako ng philosophy, iwas po siya ako sa putay ng mathematics eh. Kaso pagdating ko dito, mathematics din pa lang pag-uusapan ko, nakakainis. So, sine, cosine, tangent, cotangent, they're all about relationships. Nilagyan lang natin ng quantification. But without quantifying, as you can see here, we can talk about relationships. Drawing-drawing lang, makikita mo na yung relationships eh. Pinaganda lang natin usapan ng relationship ng mga drawing yan. Nilagyan lang natin ng quantification. So, sabi ni George Boole, eto ngayon, mathematics is the study of relationships of relations. But then, sabi niya, eh putay na, alam na ng mga Greeks yan dati pa eh. Old story for the ancient Greeks. Why? Because ancient Greeks have this discipline called logic, which is the study of relations. Logic. The study of relations. Bakit nagagalon? O, punta tayo din sa dagdag ng usapan, ha? Logic as a term. Logic as a term comes from the word logos. Ah, logoi, sorry. Logoi. Yan. Logoi. Logoi as a term comes from the word logos. Now, anong gusto nating sabihin? Well, logos in Greek, in English means word. Now, for the Greek, the ancient Greek, or the ancient Greeks, for the ancient Greeks, you use a word to specify not the object, but to specify a form. So, I point to an object, I say it's a chair, but I can point to another object that looks different, but I can still call it a chair. Like a reading chair is a chair and a dentist chair is a chair, which is not the same as, in a way, not the same as an electric chair, but they're all chairs. In other words, I use the term, chair to identify the pattern chair. And because those different objects have the same pattern, I call them all chairs. And I call something else like a table, not a chair. Why? Because it has a different pattern or form. Yan. So, ulitin natin ha. Sabi natin kanina, ano? Mathematics is the study of relations, relationships. Sabi ni George Boole, ay lumang tugtugin na yan. Bakit yung mga Greeks, meron na silang discipline, the study of relations? In particular, they call it logic. You see, the word logos, sabi nga natin, ay ginagamit to identify some pattern or form. The word logoi in Greek means pattern, means form. The word logoi in Greek means form, another way of saying pattern. Yan. Ngayon, yung logic is the study of form or pattern. Yan. And matagal nang alam ng mga Greeks yan. Yan. Matagal nang alam ng mga Greeks yan. In fact, ito yung sabi ng mga Greeks. If you remember, binanggit ko kanina, ano? Pag-aaral ng arguments. Yung nagpakita sa atin ng ugnayan ng mga terms sa sentences and mga sentences sa arguments, ang una nagpakita sa atin yan, si Aristotle. Yan. Si Aristotle, ang una-una nagsabi na
dapat meron tayong sukatan ng arguments. Pero para masukat mo ang arguments, kailangan pag-aralan mo yung sentences. Pero para maintindihan mo, unawaan mo ang nature ng sentences, kailangan unawaan mo ang nature ng terms. And Aristotle, in the process, has come to invent what we today call Aristotelian logic. Kaya na-invento yung Aristotelian logic. Yan. Yung Aristotelian logic, matagal nang na-invento yan. Na-invento yan 300 years BC. 300 years BC. Yan. Ang nangyari, say you have an argument which is composed of sentences, which is composed of terms, you have to measure an argument to be able to say, is this argument acceptable or not? To be able to say that the argument is acceptable or not, you should have a measure. And yung measure na ginawa ni Aristotle, ang tawag natin, rules of Aristotelian logic. Yan. Kaya lang sa ating klase, hindi na natin pag-aaralan. Ano? But the point is, 300 years BC, meron ng disiplina ng pag-aaral ng relationships or relations. Pag-aaral ng patterns. Ang tawag dyan, Aristotelian logic. Pag-aaral ng patterns, in particular, patterns involving arguments. Yun lang ang more specific, however. Patterns involving arguments. But nevertheless, meron ng pag-aaral ng relationships and patterns. So, ganito. Nagkataon na contemporary ni Aristotle si Euclid. Ngayon, anong kinalaman ni Euclid sa atin? Euclid of Alexandria. Euclid of Alexandria nabuhay around 300 years BC rin. Si Alexander the Great na estudyante ni Aristotle nagtayo ng library. Pinakamagandang library, pinakamaraming collection ng libro sa buong mundo. Isa dun sa mga librarian si Euclid. Ngayon, si Euclid, napansin ni Euclid na yung mga Persians ang gumagawa ng ziggurats. Ay napakahusay sa mathematics, meron silang rules involving space. At dahil dyan, nakakagawa sila ng ziggurats. Napansin din ni Euclid, yung mga Egyptians, mahusay din. Meron silang rules involving space na gagamit nila paggawa ng pyramids. At meron din namang mga Phoenicians na napakahusay sa navigation. Gumagamit din ng mga rules about space. Magaling na mga mag-navigate. So, ito ngayon. Sabi ni Aristotle ni Euclid, gawin ko kayang pagsamasamahin ko yung rules about space na alam ng mga ito. So you have Egyptians with their knowledge that they used to make pyramids, with same with Persians who used their knowledge to make ziggurats with, and Phoenicians who used their knowledge about space to be able to navigate. Sabi niya, itong mga rules na ito, pagsamasamahin natin into a single system. So, pag pinagsama-sama mo yung alam ng mga Persians, alam ng mga Egyptians, alam ng mga Phoenicians, sabi niya, ano mangyayari? If you relate them to one another, what happens? Now, yung inspiration ni Euclid dito, yung teacher ni Plato, ni Aristotle, si Aristotle, estudyante ni Plato.
Si Plato, estudyante ni Socrates. Si Socrates, estudyante ni Pythagoras. Si Alexander the Great, na gumawa ng library ng Alexandria, ay estudyante naman ni Plato, ni Aristotle. Nagkabit-kabit, ano? Ngayon, ang isang discovery ni Euclid ay ganito. If you try to relate all these rules about space known to the different civilizations, you will end up with something like this. You end up with a system where you have five rules that you can presume to be true with no questions asked. We call them axioms. And out of these rules, you can derive other rules. And out of these other rules, you can derive furthermore other rules. And from which you can derive other rules. And from which you can derive other rules. And you end up with an inverted pyramid system of rules that are highly useful for everyone. And that's what we call rules of geometry. Na ipinaliwanag ni Euclid doon sa kanyang libro, The Elements. Now, nadamay dito noong 1600s si René Descartes. Bakit? Kasi na-inspire si René Descartes noong work ni Euclid. Sabi niya, bakit tungkol lang sa rules about space? Why not rules about everything? Rules about all knowledge, rules that involve all knowledge known to mankind. Yun ang gustong mangyari ni Descartes. Yan. So, eto si Descartes, sinubukan niya yon. To come up with a system involving all rules known to mankind. Ano nangyari? Nadisgrasya. Bakit? He failed. But then, sumunod kay René Descartes, si Spinoza. Sabi ni Spinoza, putain nanto si Descartes, sobrang yabang eh. Sabi ni Spinoza, ang i-unify na lang natin mathematics. Huwag na yung all knowledge of mankind. Mathematical knowledge na lang i-unify natin. He failed. Sumunod naman sa kanya si Leibniz. Sabi ni Leibniz, kaya ko yan. He failed. Sabi ni Blaise Pascal, kaya ko yan. He failed. Sa mga tuwid, maraming nag-attempt to unify mathematics inspired by the work of Euclid. In fact, mismong si, if you remember na kwento ko sa inyo, mismong si Thomas Hobbes tsaka si Galileo interested sa geometry. And it could have been possible na yung dalawa interested din yun sa unification of mathematics kasi contemporary nila si Descartes eh. At saka hindi lang contemporary, kaibigan nila. So, ano nangyari? By the time dumating si George Boole, tuwan-tuwa siya. Bakit? Kasi sabi ni George Boole, meron akong discovery. Ang discovery ko, the foundation of mathematics is logic. The foundation of mathematics is logic. In other words, sabi niya, kung gusto nating ma-unify ang mathematics into a single system, style ng Euclidean geometry, then we should look for the unification in terms of logic. Yan. Doon nagkamali si Pascal, doon nagkamali si Leibniz, doon nagkamali si Spinoza. And everybody else, napakadami niyan eh, everybody else who have attempted to unify mathematics. Eh puta, natuwan-tuwa si George Boole. Sabi na, oh my God, I can finally unify mathematics into a single system. Ito nga ano, si George Boole, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, finally, someone, namely me, can do it. But he failed. He failed. Yan. At least, may nagawa siya, Mr. Tamayo. Ano nagawa ni George Boole? Nagawa niya na ma-redefine ang mathematics. And everybody agreed with that, even now. But trying to unify mathematics
by himself, kasi siyang unang nakaisip ng mathematics is founded on logic, he failed. Now he asked the question, why did I fail? Ito na discover niya. Yung Aristotelian logic, which is the only kind of logic known to mankind noong panahon niya, na imbento 300 years BC. Noong 300 years BC, may mathematics na. Yung mathematics, umangat, naging mature discipline. Mature discipline. Yung Aristotelian logic, ganun pa rin. Ganun pa rin yung Aristotelian logic. Isang dahilan dyan, kasi yung Aristotelian logic ginagamit sa pag-aaral ng medieval times, pag-aaral ng Bible. Huwag na nating puntahan ng detalye. Nung panahon una ng medieval times, from around 400 years AD to around 1600 years AD, ang sabi ng simbahan, kami ang guardians of logic, guardians of Aristotelian logic. Huwag niyong babaguhin yan, huwag niyong bababuyin yan. Para sa kanila kasi, pag binago mo yung Aristotelian logic, pag nag-innovate ka, sasabihin nila, binababoy mo eh. Pag binababoy mo ang pagtuturo ng Bible eh. Yan. Hindi nagbago yung Aristotelian logic, immature na discipline. Yung mathematics, nagbago, naging mature. Yung Aristotelian logic, immature. Yan, parang mga taga-Ateneo na sa UST, hanggang ngayon, pinipilit ang pag-aaralan ng Aristotelian logic, Mr. Tamayo. Medieval minds. Kung gusto niyo magkaroon ng medieval minds, Mr. Reyes, doon kayo mag-aaral sa Lasal, Ateneo, tsaka UST. Yan. Matututo kayo ng Aristotelian logic. O, balik tayo sa usapan natin. Ay, di fail si, ano, si George Boole, sabi niya po, tayo na, nangyari. Ito ang dahilan. Ngayon, tinanong Mr. Tamayo ni George Boole, sabi ni George Boole, ay bakit nag-mature ang mathematics? Yun ang magandang tanong eh. Ay bakit nag-mature ang putangin ng mathematics at saka ang Aristotelian logic ay naging immature? Kahit naman ganyan ang simbahan, ay pwede namang pinag-aralan natin yan na independent ng simbahan eh, pero ba't hindi nag-mature? Yun ang tanong. May sagot. Sabi niya, ay are ang sagot. Sabi niya. Ano ang sagot? Excuse me. Hey. Dito pumasok yung tinatawag nating symbolic language. Ang mathematics ay gumagamit ng symbolic language. Eh. Ang Aristotelian logic, hindi. Pag gumamit kayo ng symbolic language, maraming advantages. One, it is economical. Two, it can be used to relegate aside content and thus there can be more focus on form. And finally, it can be used to highlight form and thus making comparison or contrast of arguments more manageable. Mukhang simple lang yan, pero napaka-revolutionary na epekto niyan sa buhay natin. Kung gagawin nating symbolic language, ang language ng logic. Ulitin natin, ha? Anong sagot? Ang sagot, nandine. Sabi ni George Boole, kaya nag-mature ang mathematics ay sapagkat gumagamit ng symbolic language ang mathematics. Samantalang ang logic, in particular Aristotelian logic, hindi gumagamit ng symbolic language. So, sabi ni George Boole, gawin natin na ang pag-aaral ng logic ay gagamit ng symbolic language. Kaya ang tawag natin kay George Boole ay father of, yan ha, ang tawag natin kay George Boole ay father of modern symbolic logic. Susundan. Sino si George Boole? Ang tawag sa kanya, father of modern symbolic logic. Sometimes called mathematical logic. Ako, ang preference ko, mathematical logic ang tawag natin. Yan. Okay. So, Mr. Tamayo, nandiyan pa baga kayo? Mr. Kabutahe.
So, nasusundan. Kumigil kasi. Okay. Okay, very good. Salamat, Mr. Lidasan. Okay, mabuti. Ganito. Okay. Sabi niya, eh di gawin natin ang gamit sa sound. Salamat, Mr. Benavides, Ms. Mayo, Mr. Reyes. Sabi ni George Boole, hindi po tayo na gamitan natin ng language ng mathematics. In other words, symbolic language. Yan. Maraming advantages ang symbolic language. Pinakita yan ni George Boole, pero for our purposes, tatlo lang ang ating pag-uusapan. Okay. Simple lang yan, ha? Pero yung ginawa niya na yan has led to what we today call information communication technology. So, ano yung mga dahilan pagkagagamit kayo ng symbolic language? Aring unang dahilan? Ano yung unang dahilan? Are. When you use symbolic language, it is economical. Spain, then I will need a passport. I'm going to Spain, therefore I will need a passport. Yeah, that's one argument. There's another argument. If I am going to Spain, then I will need a passport. I will need the passport, therefore I'm going to Spain. Those are two different arguments, huh? This is one argument, this is another argument. Okay, tingnan nyo. So one argument, this is another argument. Okay. Now, let's see. Pag gumamit ka ng symbolic language, una, siyempre, ito muna yung ating argument na una, no? If I am going to Spain, then I will need a passport. Now notice, an argument is a paragraph. So we have now a paragraph. Indeed, I am going to Spain. Therefore, and now you have a paragraph, no? Composed of three sentences, therefore, I am going to Spain. Sana, ano unang advantage? As you can see, this is the first advantage. Pag ito ay sinulat ko in a common form, common linguistic form, yan ang space na kukunin. Pero pag ito ang ginawa ko, wala siya. Sandali ha. Sandali lang po. Yan. Sandali lang po. Okay. Pag ito ang sinulat ko, ganito yung pagsulat ko using symbolic language. Okay, sorry. S implies P. If I'm going to Spain, I will need a passport. That's the first sentence. What's the second sentence? Indeed, I'm going to Spain. That's your second sentence. And now what? Now I say, therefore, paano ga isinusulat ang therefore yan? Yan na rin, therefore. Therefore, I will need a passport. Look, obvious naman, ano, pero I have to make sure that you see it. Pag symbolic language, ito lang yung space na kailangan eh. Sandakot. Pagka ito, isang dipa. Yan. So, what's the first advantage of using symbolic language? The first advantage is that it is economical. Hindi lang economical sa jamboard natin, economical sa ating brains, economical sa ating computer memory, economical sa paper and notebook. There you go. But what else? Okay, dagdagan pa natin. May advantage pang iba yan. Okay? Take note of the following. If 1 kilo of rice costs 1,000,000 pesos,
Then what? 2 kilos of rice cost 2 million pesos. Lagi ko naman, di kayo mag-a-argue niyan, ano? So far, so good. There's no arguing involved. Okay. Sandali lang, ha? Something wrong with my data. Okay. Tuloy natin. So, notice, pagdating sa form, in other words, form of that sentence, agreeable. Very agreeable yung sentence. No, agree kayo. In other words, the arithmetic involved with a form. Arithmetic is correct. Yan. Okay. Eh, ano ngayon? Ito yung kasunod. Notice pagdating sa content. How do you know the content? You observe. Yung content ng sentence, may problema. Bakit? If you go to the marketplace, what will you see? Aba, yung isang kilo ng bigas ay mahal na ang 55 pesos. Kung bibili kayo ng black rice or purple rice, baka 100 piso. Pero that's the most. Hindi aabot ng 1 million pesos ang isang kilo ng bigas, ha? Siguro pagka si Duterte naging presidente ulit o yung anak niya, baka 1 million pesos na yan. Pero tease tayo kay ano, kay Bongbong, baka naman maging 20 pesos eh. Pero what are we talking about? We're saying content is unacceptable as far as that sentence is concerned. Content is unacceptable. So, what are we saying? You should distinguish between what we normally call form of the expression and content of the expression. Magkaiba yan. In this case, our example, agreeable ang form na expression, pero unacceptable ang content na expression. So, what are we talking about? Kasi pag tinignan nyo rin sentence na rin, lalo na ako, ano? Pagka nakita ko itong expression Spain, nakulo ang dugo ko. Bakit? Eh, putain na yung mga Espanyol, yun na nagpapatay doon sa aking great-grandfather eh. Alam nyo, yung great-grandfather ko, Anastasio Belen, ng San Pablo City. Yan ay sikat nung panahon niya sa San Pablo City. Ay kaibigan ni Pasiano Mercado, panganay na kapatid ni Jose Rizal. Kaibigan din ni Miguel Malbar. Kaibigan din ni Artemio Ricarte. Ay pagka nagmi-meeting yung mga yun doon sa bahay nung great-grandfather ko, putain na, yung great-grandfather ko ay pinapatay ng mga Espanyol. Nauna pa, 1 month bago pinatay si Jose Rizal, yung great-grandfather ko ay in-execute. Pag nakikita ko yung Spain, nakulo ang dugo ko eh, kasi nabasa ko yung kwento niya eh. Nabasa ko dun sa isang work ng isang historian, and na-interview ko pa yung historian na yun bago siya namatay. And yun ang aking kinukwento niya, kung ano nangyari sa great-grandfather ko. So, pag nakikita ko Spain, maintulo ko. Pag nakikita word passport, ay nainit din ang ulo ko kasi naalala ko, putain ang haba ng pila dun sa pagkuha ng passport. Eh, una, kukuha ka sa NBI, pila. Matapos, pupunta ka dun sa Department of Foreign Affairs, pila na naman. Ay, isang katutak na pila, ang babaho pa ng mga kilikili nung kasabay mo dun sa pila. Kaya, yun ang nangyayari. Pag tinitingnan ko itong argument na ito, yun ang mga naalala ko eh. However, notice, Mr. Tamayo, pang ito lamang ang usapan, S implies P, S therefore P,
you tend to forget, in other words, relegate aside. You forget the content. You relegate aside the content. When you forget the content and you relegate aside the content, what happens, then you're able to focus more on, you forget the content, you're able to focus more on the form better. You're able to focus more on your subject. Kaya kung napapanood na yung ano, yung The Big Bang, Big Bang Theory. The Big Bang, yung, sino nga ba yung bida doon sa The Big Bang? Yan, tama, Mr. Tamayo. Yan, Miss Manahan. Sino nga ba yung ano, yung bida doon sa The Big Bang, yung lalaki na geek? Do you remember him? Well, mga geeks, what are they? Oh, girl, sa mahirap magka-boyfriend ng geek. Bakit yung mga geek antinding mag-focus? Kahit na magpagulong-gulong sa tagiliran nila, sa tabi nila yung kanilang mga girlfriend, hindi pinapansin. Ayun, si Sheldon! Mr. Miss Mayo, ano ang pangalan mo? Ano? Girlfriend ni Sheldon? Ano yung pangalan ng girlfriend ni Sheldon? Ay, miski yung, ah, hindi pala, lapang asawa na niya eh. Yung asawa ni Sheldon, ay miski na magpagulong-gulong sa karsada eh, hindi pinapansin. Bakit? Kasi pag mag-focus, napakatindi. Pag ang geek nag-focus, ay mahirap istorbohin. Yan, si Amy. Tama. Si Amy, kawaawa naman. No? Huwag kayong gagaya kay Amy. Ha? Delikado. Okay, balik tayo sa usapan. So, second advantage ang tawag dito, symbolic language, it can be used to relegate aside content and thus there can be more focus on form. And finally, it can be used to highlight form and thus making comparison or contrast of arguments more manageable. So ito pa yung isang dagdag. Ano? Ano yung isa pang dagdag? Yung pangatlo. Pangatlo. When you have an argument like this, nasaan na yan? Ha? Ito. Ay, ay, ay. Okay. Kamali ako. You have an argument like this. S implies P. Okay. S implies P. Yan, one sentence. And then another sentence. S. Okay. Dali lang. And then finally, a conclusion. Therefore, P. Kung ihahambing mo yan, dito naman sa isang argument na ito. So let's treat this as an argument. You have this argument. Compare that to this argument. S implies P. S implies P. Ano pa? Yung sabihin natin, okay, presume that P is also true. P. Okay. Therefore, ano ba naman Prof. de Villa? Kaya, saan na rin eh. Therefore, S. Pagka isinulat nyo yung symbolic form, makikita nyo, itong argument na ito, compared sa argument na ito, magkaibang magkaiba. Bakit? Tingnan nyo mabuti. Ito, mula sa batayan na ito, at batayan na ito, ito ang inaabtan mo eh. Dito naman, mula sa batayan na ito, at mula sa batayan na ito, itong inaabtan mo. They are radically different. Magkaiba ng inaabutan.
Yan. Pagka symbolic language ang ginamit mo, makikita mo yung radical difference. However, pag ito ang ginamit mong expression, halimbawa, no? Ito yung ginamit mong expression. Okay, sige. Yan. Compare mo ngayon dito sa argument na to. If I'm going to Spain, I will need a passport. Indeed. Sandali ha. Indeed. Okay. Indeed. I will need a passport. Ay, mali. Mali nga. Therefore, I am going to Spain. Pag ito ang pinagtabi mo, itong dalawang argument na ito, sasabihin mo eh, oh, magkahawig. Sasabihin mo, they are similar arguments. Hindi lang they are similar, magkahawig nga. Kasi kita mong itsura eh, oh, pareho nung pinag-uusapan eh. So pag ganyan, sasabihin mo ngayon, if this is correct, this is possibly similarly correct. In other words, delikado. See? Pag ganito ang expression mo at ganito, when you now make your comparison, you can end up saying they are similarly correct. Hindi pwede yan. Bakit? Kasi maliwanag na maliwanag, they are radically different. Ito P ang ano eh, conclusion. Ito S ang conclusion. Hindi sila similar. They are radically different. And that's the third advantage ng symbolic language. Ngayon, ito yung nangyari. Tingin din sa akin. Ito yung nangyari. Excuse me. Yung si George Boole, na-redefine niyang mathematics. Very good. And he says, na-redefine niyang mathematics. Mathematics is about relations. And then he gets to invent modern symbolic logic, which we now call mathematical logic. Yung sumunod na batch, sino yan? Si Gottlob Frege, ito na, homework ninyo. Sumunod na batch, Gottlob Frege, sumunod na generation from Germany, Austria, at saka si Bertrand Russell, sila ang nag-develop ng papaano magamit use of modern symbolic logic in analysis of arguments. Yan ang ating pag-uusapan next meeting. Paano magagamit ang modern symbolic logic, therefore mathematical logic, as applied to arguments? At dahil nangyari yan, nagkaroon tayo ng information communication technology. Yan. Dahil nangyari yan, nagkaroon tayo ng information communication technology. So homework, magbasa kayo kahit saan kayo mangkuha ng mababasa tungkol kay Gottlob Frege, sa kay Bertrand Russell. And tingnan kung paano nasimulan yung paggamit natin ng modern symbolic logic sa analysis of arguments.
Mapapansin ninyo doon sa kwento nung si Gottlob Frege at saka si Bertrand Russell, yung analysis ng meaning may kinalaman sa analysis ng sentences, may kinalaman sa analysis of arguments, and then may kinalaman doon sa paggamit ng symbolic language all the way sa information communication technology. Paano nangyari yan? Ba, eh, maghintay kayo ng next meeting. Bakit? Wala nang oras eh po. Tayo na alauna na. Maligayang araw po. Daming salamat sa pakinig. Ingat lagi. Maraming salamat. Bye-bye.